mga tropa ng mga OFW na madiskarte naman dyan sa abroad, no? Tapos yung mga na-reject ng Pag-Ibig, no? Yung mga na-reject ng bank, na-reject ng Pag-Ibig, no? Kasi ang pinapakitang document nyo is medyo mababa yung sahod. Guys, may pupuntahan kami ngayon na kung saan pwede nating makuha yung bahay kahit na ganyang mababa yung ipapakita natin mga monthly salary. So nai-excite ako kasi nung nasa Saudi pa ako, ang daming mga ka-OFW na madiskarte, ang daming pinagkakakitaan abroad. Tapos ang kanilang pinapakitang sahod lamang is yung minimum na earn nila doon sa kanilang company kasi hindi nakakapasok. Pero napaka-madiskarte nila, marami silang income, no? Kaya nilang kumuha ng bahay na kahit na mataas yung monthly. Kaso, hindi lang nila kayang i-cash. Ito yung pagkakataon natin na makakuha. Right? So sasamahan ko kayo ngayon sa mga units, sa mga pabahay na hindi kailangan dumaan sa Pag-Ibig, hindi kailangan dumaan sa bank. So pupuntahan natin yan ngayon. Ayan, together with the team. Ayan, sila po yung mga team na makakatulong natin para maabot natin yung pangarap natin na magkaroon ng bahay. Kaka-excite, no? Everything's wrong. Something finally went right. Now there's two less love. Andito na tayo, guys. Ayan, so, ito na yung sinasabi kong bahay na hindi kailangan ng Pag-Ibig, kailangan ng bank. Ito sa likod ko. Pupuntahan natin yan. Ayan. Pupuntahan din natin yan ngayon kasama ng ating team. There you go, another unit na hindi na kailangan ng Pag-Ibig, hindi kailangan ng bank. So maliban sa pinakita ko kanina, makikita niyo sa ibang video ko, ito ay isang unit na naman na pwede kahit na hindi Pag-Ibig member, hindi na dumaan sa mga bank process, this one is for you. Papasukin natin to. Tara, go. Alright, so yan, may car garage na po siya, tapos lahat po ito. Wooden po yung kanyang door. So ito, ayan o. Ayan, hindi pala sliding yung kanyang door. Okay, so yung kanyang window sliding, tapos meron pang space to sa harap. Alright, so ayan, pwede natin ikuti muna sa likod bago tayo pumasok. Diretso muna tayo sa loob. Ayan, so ito yung pinakalikod niya. Alright, so meron siyang pinaka-service area. Alright, yan po yung pinaka-service area niya. Okay, yan yung sample kung saan pwede ilagay yung mga ating pong mga aircon units. Ayan, ito yung likod. Woo! Ganda ng bahay. Itong kodin na ito ay single attached po ito. Alright, ito pinaka-dirty po natin. Service area. Ayan, pwedeng gawin dirty kitchen. Ayan. Okay. So, papasokin na natin ito. Okay, kung nakikita nyo, andito yung kanyang pinaka- dingding, yan. Single attached po siya. Okay, so ito po yung property line mo. Ito ibang property na po to. Okay, so tara, pasukin na natin. Alright, okay, so syempre yan yung mga turnover, ganyan itsura. Tapos tatanggalin lamang po to. Okay, itong mga furnitures na dito, tatanggalin lamang po yan. So tayo sa actually yung kanyang pinaka sahig, ay pinakahagdanan. Okay. Okay, so mayroong mang isang room na dito sa baba, tinatawag nilang den. Ayan. Woo! At ang maganda dito, iba tinatawag ito na maid's room, pero ang ganda na itong room na to. Okay. Mayroon na siyang sariling toilet and bath. Ganda, oh. Okay. Again, hindi mo kailangan maging Pag-Ibig member, hindi mo kailangan maging dumaan sa bank process na napakabigat, napaka-hassle, napaka-tedious na proseso. Okay, so ito pa lang, basta kaya mo lang yung monthly, pwede mapasayo yung bahay na to. Okay, pag-usapan natin, of course, I need your decision, I need your commitment. Okay, ito mayroong common na CR dito. Ayan. Tapos ito yung pinaka, I think ito yung pinaka master's bedroom. Meron siyang sariling CR. And of course, ang isa sa napakagandang feature ng bahay na to, yung kanyang terrace. Ta-da! Ganda. Okay. Ayan, second floor. Okay.
So tangke po ang tubig dito, which is good para sa sitwasyon ngayon sapagkat hindi na kayang suportahan ng Maynila yung kanilang mga clients dito, I think. So ngayon, medyo nahihirapan yung Maynila. Okay, so ito, pangalawang room at pangatlong room. So medyo maliliit yung room dito po sa dalawa. So isa po yung pinaka-master's bedroom. Yan po yung pinaka-maluwag. Okay? Kung ano nakikita nyo ngayon, yan po yung mga pinaka-turnover na. Okay? So, ganito na yon. Ay nakasiling na rin po siya. Kaya nasintitirahan mo na lang talaga. Pag na-turnover na sa'yo, again, hindi mo kailangan dumaan sa napaka-hassle na process ng bank at ng Pag-Ibig. Basta't kaya mo lamang yung monthly, this is yours. Right. Diba na tayo? Mabilisan lang tayo. Ayan, so ang ganda. Ang ganda, grabe. Ito pala sa likod, sliding siya. Oh. Tapos, open na siya dito sa likod. Kung saan tayo nagmula kanina. Ayan. Alright. Ito yan, oh. Open na siya. Ayan, oh, ang lamig ng hangin, grabe. Sarap ng hangin dito. Tapos, sasarado ko siya. Tapos, diretso na siya dito. Ayan, kung saan tayo nagsimula kanina. Pwede naman to sa bank, kaso yun nga yung iba kasi nahihirapan sa proses sa bank, kuya. Kaya pwede ka na kumuha dito. Basta kaya mo yung monthly dito, sayang sayo to. Right, so ito yung pinaka community dito, tingnan nyo. Right, so ayan, may mga security guards din. Ayan, dyan niya si kuya, sumama sa amin. Okay, ang ganda ng panahon. Nakaka-excite, grabe. Nilalamig sila dito, grabe. Alas 12 ng tanghaling tapat, nilalamig sila dito. Ganong kaganda yung panahon dito, mga kaibigan. Today is September 15. Ayan. Again, basta kaya mo lamang yung mandi dito. Halimbawa, ang sahod mo lang talaga is 5,000, pero kaya mo naman ang mandi talaga. Pwede ito sa iyo, no? 5,000 yung sahod, no? Pero ang dami mong racket, ang dami mong pinagkukuha ng income, talagang alam mong kaya mo to, nag-o-online sell ka, kumikita ka ng malaki, kumikita ka ng enough para makapag-monthly dito, then this is yours.